Good day, folks. Sawadee kap tukon. My name is Sean, and this is our trip. So welcome back to our channel. Wow, it feels so good to say that. Ayan, nandito tayo ngayon sa very famous Plaza Miranda sa harap ng Quiapo Church. And I'm excited for today because we're going to check out Muslim Town as promised ng ating first vlog. And tatry na rin natin puntahan yung iba pang mga famous food destination dito around Quiapo District. And let's go! Salamat pala dun sa mga nanood nung ating first vlog. I know it's been a while since nasundan natin yung ating vlog. But anyway, we're here. I'm so excited because for the first time, magso-solo vlog ako. Wala tayong videographer na kasama today. So, more selfie stick tayo today. And ano natin to, parang kick-off at pa-training sa atin next vlog naman, which is Bantayan Islands and Cebu. So, I hope abangan nyo yan sa ating next video. So, yun lang. Let's start this Quiapo food crawl. Condensed milk. Tapos meron din parang hot sauce. Sarap. Arabian cafe. Yun yung sign nila, hindi na makita. Meron pa isang coffee shop dito.
Tapihad sa Cotaba. Ayan. Next time we will check that out also. Ayan pala yung mosque sa likod ko. So malapit lang siya sa Manila Grand Mosque. So tara, hanap tayo ng street food na pwede natin tikman. At diyan pa more palengke area. Ayan, may mga fish. Sila. Tinda. May waffle pala. Ayan, mga tindahan ng damit. Ay, ayan, may ano. May barbecue. Sarap. Sarap. Chicken, tsaka mga isaw. Ayan, medyo mainit pa dahil alas tres ng tanghali ngayon on a June 4th, Saturday. It's June, it's Pride Month, so happy Pride everyone! Ayan, nakahanap na tayo ng try natin yung patter. Anong laman yan, ate? Ha? Ganto lang naman ito kinakain, di ba? Sige, tatry natin siya. Ayan siya, oh guys. So, try siya na may chicken sa ibabaw. Try natin siya. Ang sarap. Malasa siya. Pwede na siyang meal on its own. Kunti lang yung toppings, pero no po. Maalat naman siya. So, bantawid gutom per 10 pesos. Harap. Magaling natin naubusin kasi marami pa tayo na try. Asa yun yung LS? Ayan, dito siya. LS Motor Shop? Ate, thank you. Sarap. Ikot muna ako. Harap naman tayo ng ano. Matamis. Ng sweets. Hello po. Kailan mag-video? Anong matatamis na ano na tinda niya? Parang dessert. Ay, ito alam ko to. Oo, nakatikim na ako niyan eh. Ayan. Sige, bigyan mo ko. Magkano to? 50. Ano yung ano? Anong mararecommend mo na masarap? Ayan. Hi ka ate. Hello. So, hanap naman tayo ng ibang ano, ibang pwedeng i-try na hindi matamis. Ito, parang donut ba to? Ano siya? Kamote? Ah, magkano yan isa? Sige, patry ako isa. So, patry natin yung tinda ni ate. Anong name mo ate? Wala, nickname na lang. Anong nickname mo? Anong pangalan yan? Anong tawag dito? Ha? Packball. Packball. Okay, try natin yung packball. Magkano 15 pesos? 10 pesos. Ano daw to? Gawa to sa kamote at saka saging na pinrito. So, tapos may asukal siya. Ayan natin. Ayan. Ito tayo sa gilid. Help.
matamis siya. Akala ko sa una matigas yung pinaka-crust niya, pero hindi. Kaya tayo ng iba pa. Na sweet. Ikaw, anong favorite mo dyan? Roti ba yan? Palulong. May yung palulong. Matamis din. Sige, try din. At ito, ano to? Mais at saka kamatika. Mais? Sige, ito muna. Anong tawag dito? Balolong. Video lang. Hi. Hi kayo. Ito naman, balolong daw. Try natin. So, parang roti din siya. Ayan. Hi kayo. Harap. Try pa ulit tayo ng iba. Okay, pasok ka! Pasok ka dito! Wala kang dami! Sarap. Sarap na, sarap. Anong favorite nyo dun, ate? Yun. Alam ko gusto niya. Anong tawag dun? Donut. Tapos may ano siya, may... Hi, ka, hi po kayo. Hello. Sa vlog. Bili na kayo. Masarap dito. Thank you, sige. Po. Ano pa next? Matamis din ba yun? Sige, Bim. Ito, alam ko na to. Ano pa tawag ito? Puto. Puto lang na ano yun, di ba? Kasaba. Mayroong tinda sa amin yan. Pero sige, ito muna. Anong pangalan? Diaki. Anong pangalan mo pala? At ulit, nanit, anong nickname mo? Risa. Wala kang like, short name? Risa. Pwede na yun. Oh, hi ka, Risa. Hi kayo kay Risa. Ano naman to? Saging daw to tsaka, tsaka mais. So titikman-tikman lang natin kasi pag inubos natin, mabubusog tayo. Hindi natin matitikman lahat. Ah, okay. Para siyang suman. Suma na merong mais. Tapos, hindi siya ganun katamis. Harap. Masarap sa kape. Biyaki, tawag nun. Harap. Pareho lang nito, di ba? Anong laman nito sa loob? Kumain ako ng roti. Parang ganun lang din yan, no? Sige. Ano naman yan? Pansit? Ah, ito pala. Ano to? Waffle. Brua. Anong parang pancake. Ang dami naman kasi. Magkano yung ganito? 100. 100. Para siyang ano, mga waffle nga. Parang maliit na pancake. Ayan. 100 daw to. Sa school ni ate, ano, Riza. Yan, binigyan ko siya ng nickname. Kasi ang haba ng pangalan niya. Pero ang kito, pwedeng kasalubong. Ang kasalubong. Ano naman yan, ate? Ito. Ah, ito yung palapa. Okay. Pinahalo sa ano, randang. No, palapa. Tsaka ito. Ah, tapos... Ito yung hilaw. Hilaw na, ag okay, gets ko na. Ito yung palapa din pala siya. Pero hindi pa din niluluto. So para tong ano, sambal ng Malaysia. Nilalagay nila sa rendang. Maanghang. Masarap. Magkano naman yung ganito? 100. 100, okay.
Dito yata nilalagay yung mga spring onion, no? Yung mga dahon ng sibuyas, binibenta. Okay, so ayun lang. Magkano na yung bill ko at? Magkano na yung total ng ano? 40. 40 lang yun? Ito, yung sa bata kanina na. Kasama na? Ah, okay. Sige, ito pa, ito na. Ito puto. Kasaba to. Anong pangalan nito? Puto. Di balanghoy ba yung tawag nila dyan? Hindi. Oh, puto daw. Pero alam ko to kasi favorite namin to ng nanay ko. Ano to, di ba? Kamoting kahoy. Oh, balanghoy. Ini-steam to eh. So ano siya, kasaba. Tapos merong parang matamis sa loob na sa gitna na palaman. Up. Nakabusog. Ayan, ang dami na natin naipon. So, off to the next stop. Pero magbabayad muna tayo. Hello, ate. Magkano yung ganyan? Eh, yung gawa na. Itong ganito. Awan na. Saan pong maliit lang na ganyan? Try ko lang kasi. Ayan, meron din isda na dried. Malaki. Ayan, magkay kayo. Hello. Anong name mo, sir? Shan. Shan? Yeah. Pareho tayo. Yung vlog ko is trip ni Shan. Pakihanap sa YouTube. Pero bago pa lang, pangalawang video ko pa lang to. Yeah. So marami, bumili siya ng ano, ng bumili po ako ng ano, ng bakas. Bakas, yung parang tuna na tinapa na isang buong ano, tuna. Ayan. At yung sakurab. Sakurab, yeah. Ayun, yung spring onion pala. Sakurab pala yung tawag. Ayan. Oh. Oh, tinikman ko na siya eh, sa ano, sa Junaira kanina. Ayan, si Ate naman. Anong pangalan mo, Ate? Lisa. Ayan, mag-hi ka naman. Hi. I guess that's it for now dito sa ating Muslim town part ng Quiapo. So, tatawid naman tayo sa proper side ng Quiapo, which is yung sa side naman ng Quiapo Church. So, ayan yung mga nabili natin. So, ayun. Ito na, tumatawid na tayo sa arc nung Muslim town. Ayan, nakalagay. Thank you and come again. Hi. Ayan, balik tayo sa ano, sa ayan, tumatawid tayo dito sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Isang bilihan ng mga ayun na, I remember the word handicrafts. My goodness. Ayan, may bilihan ng mga handicrafts dito. Merong puppies, mga shells, at mga pang souvenir ng mga ano, mga pang souvenir ng mga kababayan nating OFW pag babalik sila sa abroad. Ayan o, no, may mga gawa sa kawayan, mga bayong, and all that. So, man, medyo busy yung traffic dito. So, tatawid tayo. So, from the last time na we tried to plan out this walking, ano, food crawl, ang plano lang natin puntahan is yung Muslim town. Pero, ang dami ng mga nagsulputan ng mga, ano, ng mga, apparently, mga popular na mga food destination, like yung Sotanghon noodles ni I forgot the name, Aling something. Pero yun, hanapin natin. Patry natin yung hanapin.
at kanina yung Jolly Dada na palabok. Ang sarap ng palabok. Kaya lang, ang haba ng fila. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa excelente na Chinese cooked ham restaurant dito sa Carlos Paranca Street, Quiapo, Manila. So, hindi na tayo papasok sa loob kasi basta bilihan niya ng mga masasarap na ham na festive at very famous pag holiday season na Hopia Factory. Ayan, sarap yung Hopia nila dito. Dito siya sa... Pero busog na kasi tayo. Ayan, may bilihan pa ulit ng Hopia. Vienna Bakery. So, lakad-lakad na tayo for today's video. Hello po. Ayan, si Kuya nag-aalak ng shumai rice. Hi ka na lang, Kuya. Hello po. Ibento siya ng shumai. Shumai rice. Ito sa may Quiapo. Anong pangalan mo, sir? Sando po. Ha? Chris po, Chris. O, si Kuya Chris. Dito sa tabi ng ano? Oh, yeah. Ng SL. So, try nyo daw yung shumai nyo tsaka. Sige, bilhin na lang tayo ng ano. Mura naman pa. Mashrap. Pagkalampas nung excelente, nakasalubong natin si Kuya Chris na nagbibenta ng shumai at sinadjust niya na tingnan natin, check out natin itong famous sotang hunin Quiapo. Na apparently, meron palang branch dito sa may gilid ng Jollibee. Ayan siya, oh. Medyo busog na tayo, pero ito try natin. Ayan, ito tayo sa famous sotang hun in Quiapo. So, tara. Check out natin. Ayan, oh. Siya sa likod ko. Ang sarap. Let's go. Hi po kayo ate. Hello. Hello po kayo sa vlog. So, pila. Wala masyadong pila dito. Ayan yung menu nito. Famous sotang ho ni Nanay Ross. At ang saya kasi walang pila. Dito tayo sa isang branch sa gilid ng Jollibee. At try na natin siya. Okay lang yan ate. Ayan. Ayan. Ililipat ko yung angle ng camera. Ayan, hindi ka nakita. So yung in-order natin is yung overload. Meron siyang pork belly. May egg. For only 70 pesos. Meron din silang palabok. Ano natin? Sarap. Nilagyan ko ng kalamansi. Sarap. Perfect na nalagyan ng kalamansi para may kick ng asin. Sarap siya. Favorite ko yung sotanghon din talaga. Gantong luto ng sotanghon. Parang chicken yung sotanghon. Ito naman pork. Ilang ulaman? Dalawa. Try natin yung pork belly. Sarap. Sabi ko, titikman ko lang. Pero mukhang mauubos ko to. Sarap. Sulit. Ayun. Kita kan dalam. Ini kan umur lagi.
naubos ko nga siya. Ayan, kasama natin si Nanay Rosa, ang owner ng Famous Sotong Hon. Meron na silang bagong branch dito sa may Carriedo. Carriedo Street na yun. Ayan, it's an honor to meet her at yeah, napadaan kayo dito. Pwede magpa-picture kay Nanay Rosa. Salamat po. Famous na globe lumpia dito sa may Raon Street. So from Quiapo Church, babalik tayo. Papunta tayo ng Raon. Let's see. Kasi normally mahaba din yung pila doon. So hindi natin mapapromise, but we will try. So let's go. Alright, so medyo epic feel yung dapat last stop natin na si Globe Lumpia House. Kasi una, nakapatay pala yung microphone ko. So walang audio yung recording. And pangalawa, if you notice dun sa video, nagtuloy-tuloy ako ng lakad kasi akala ko sarado. But during playback na lang natin, na-notice na open naman pala siya. But anyway, we will definitely go back there. Alright, so kung umabot ka sa part na ito, thank you so much for watching our vlog number 2, which is our Quiapo and Muslim Town food crawl. Please comment below kung meron pa kayong ibang alam na places that we must visit or feature. Please subscribe na din and paki-click yung notification bell para update kayo sa ating next video, which is our Cebu and Bantayan solo travel. So abangan nyo yan. And to those who are wondering kung anong app yung gamit ko sa pag-edit itong video, this is Canva. Canva Pro yung dinagamit ko. And this particular feature, nakakaaliw kasi you can record yourself while editing at i-insert dun sa inyong video. And this is, I guess, our proper outro. So again, this is Sean, and see you on our next trip. Bye.